Before we start our Manic Monday edition tonight of an evening of D-Pax Tamiya League Season 3 rather. Yan. We'll now have a moment of silence para makiramay naman po sa pagpaano nga po yung ano yung anak ni Sir Melin Kimbo. Yan. So let's now have a moment of silence para magpray para dun sa ano papayapaano kanyang namatay na anak. Thank you very much for your cooperation and again broadcasting to you live from Barangay Anonas in the city of Ordaneta here inside D-Pax Laboratory dito sa probinsya ng Pangasinan. This is Don Patrick D. Pataguilar proudly bringing to you once again another Manic Monday edition of D-Pax Tamiya League Season 3. Yosh! Hello mga kadipat and good evening to all who are watching this video live right now. And for those who will be watching anytime here inside the D-Pax Laboratory in the city of Ordaneta, particularly in Barangay Anonas in Pangasinan, this is your host, Don Patrick D. Paraguilar. And also on my YouTube channel, live po tayo napapanood sa ating Facebook page na D-Pax Tamiya League para sa isa na namang Manic Monday edition ng D-Pax Tamiya League Season 3. And yun nga po mga kadipat, to start off our edition, yun nga po, tapos puso na ikiramay pong inyong lingkod. On behalf of my father, Dimitrio Aguilar, and from the Aguilar family, Misolas and the Servito family, tapos puso pong nakikiramay inyo pong lingkod sa'yo, kaya Linlin Kimbo, kaya Sir Melin Kimbo, dahil ano nga po, biglang pumanaw nga po yung kanyang supposed to be maisisilang sana niyang unang baby. Bigla siya namatayan kasi ng sanggol. Possible miscarriage. Yung posibleng dahilan ng pagpanaw ng ano, kanyang baby. So, magiging nanay na sana. That's life. Ganun talaga eh. O minsan, merong mga ano talaga, mga bagay na hindi para sa'yo. Masakit mang sabi, aminin. Pero yun talaga eh. Pero gayon pa man tapos pusong pakikiramay, our thoughts and deepest sympathy are with you, Linlin Kimbo. Yan. Sa kami po ito, pusong nakikiramay to your loss, no? Yan. Okay. Sa ano naman, so hopefully nanonood kayo ngayong gabi. And moving on, mga kadipat, ngayon ay double 10, October 10, 2022, ang ating ikalawang lunes ngayong ikalawang lunes ng buwan ng Oktubre, October 2022. At isa na namang Manic Monday edition ng D-Pax Tamiya League Season 3 ang sasa inyo ngayong gabi. Thank you so much sa nanonood, sa suki nating nanonood. Yan, masugid na taga-subaybay na isang viewer. Thank you so much for dropping by. And we are now in our game 3 of 9. Game 3 of 9. 1/3. Matataas na tayo ng 1/3 ng siyam na nakatakdang karera ngayong buong buwan ng October 2022. And to start off our newest edition tonight, magbalik tanaw muna tayo saglit dito sa ating dito sa ating nakaraang karera from the previous race last Friday night.
October 7, 2022. All right. Previously on DPAT's Tamiya League Season 3, Empe, Setsuna, Metalder, Gavan, Darksun, and Mirik battled it out in the 15 races in the ranking phase last Friday evening. And the result were as follows. Yan. Empe scored 1 win, 1 loss, and 3 draws. And Setsuna, 1 win and 4 draws. Si Metalder, 1 win, 4 draws nga ba? 1 win, 4 draws, yes. Same with Gaban, 1 win, 4 draws. Metalder, 2 losses and 3 draws. Dark Sun, all of its 5 races in the ranking phase ended in a draw. Mirik with 1 win, 1 loss, 3 draws. At marami nga pong nagkatabla as we take a look at this crosshatch na nakita natin, no? Sa crosshatch na to. Marami nga pong draw. It was a total of 11 re-races and meron isang hit, isang outright hit wherein Metalder and Mirik went at it. And eventually, Mirik finally won a single race in DPAT's Tamiya League in its history in DPAT's Tamiya League. So, sa wakas, nakapanalo rin yung dual reach pero by hit nga lang against Metalder, against sa kapwa niya, BZ. And, yun nga po yung nangyari. Maraming nagkatablahan on top of the stand, of top of car standing, si Gaban at Setsuna rather, ang nagtabla sa 6 points apiece and also 1 win, 4 draws apiece. So, kinailangan ng tiebreaker phase dyan. Pero, outright semifinalist na po yung dalawang yan coming into that tiebreaker phase. So, kaya lang nagkaroon ng tiebreaker phase para alamin yung talagang mga position nila, yung mga seeding. Inalam lang natin doon yung mga seeding nila and in that tiebreaker phase, last man standing, syempre, para mabilis matapos yung tiebreaker phase, pag mga tabla-tabla lang, last man, race to 6 or last man. Kahit hindi pa tapos yung 6 laps, pwede nating i-last man. Pag may natumba, automatic, talo na. Ganun. Pag nag-course out, automatic, lower seed. Kanya na yung lower seed. And it happened to be set. So now, as the top seed, garnered the top seed, going to the semifinals outright. Also, Gaban went on to the semifinals outright being the second seeded car. At yung 3 and 4 position, pinagtalunan pa nina Empe at Mirik. Dahil pareho silang 3-way tie. Actually, si Dark Sun, Mirik at Empe, 3-way tie sila with 5 points apiece. Pero sina Empe at Mirik nakapagtala ng mga panalo. At si Dark Sun, sabi ko nga, lahat tabla. Lahat ng 5 laro niya, tabla. So, siya na yung naging 5th seeded car. At yung si Empe at si Mirik went on another tiebreaker phase to determine their seedings. And it happened to be Empe garnered the 3rd seed. 4th seed napunta kay Mirik. And then si Metalder ang pinakakunting nagawang puntos with 3 points. 3 draws lang. And in the quarterfinals, ang mga pairing, Dark Sun versus Mirik, 5 versus 4 respectively. 3 versus 6 matchup was Setsuna versus Empe rather versus Metalder, and Empe and Dark Sun went on to the semifinals run. Yung kay Dark Sun naman, nakapasok siya sa wakas for the first time this month of October 2022. Nakapasok siya ng semifinals after a last man standing race against Mirik. Last man standing, meron yung last man standing. Dalawang beses pa silang sabay natumba . So unahan na lang na natumba. Yung una natumba was Mirik, and eventually Dark Sun went on to the semifinals round to face Setsuna. So, yun nga yung nangyari. Dahil si Empe at Metalder naman, nakapasok ng sila yung quarterfinals number 2 at nanalo naman doon si Empe after 6 laps. Umembang si, nag-course out si Metalder, and Empe was able to finish 6 laps, and Empe went on to semifinals to face Gaban. Pero yung semifinals number 1 at semifinals number 2, parehong nauwi sa last man standing. And Dark Sun and Gaban went on to the championship race after beating their different oppositions after that last man standing semifinals races. And in the battle, or race for third rather, it turned out to be Empe versus Setsuna, which is our race number 1 for this Manic Monday evening. And after yung last man standing na yon, nanalo si Empe nanalo si Empe by last man standing, and Empe won the third place finish,
and Setsuna settled for 4th place, adding 2 points and 1 point respectively to their aggregate scores. And in the championship race, it was the battle of Space Sheriff and Amass Rider, Gaban versus Dark Sun ang naging duelo sa ating championship race nung nakaraang Biyernes. And again, another last man standing championship race. And it turned out to be Gaban, who was the last man standing. Unang umembang si Dark Sun dun sa kanilang championship race duel in that last man standing race. And eventually, Gaban finally won a crown, a championship here on its D-Pats Tamiya League history. And the final results were as follows. Gaban with the championship. Defending champion po siya ngayon. Pero dahil asset ko yun sa Team D-Pats para sa ligang labas, pwede po siyang mag-Atomic Chun 1 ngayong gabi. Kaya gagamit siya ngayon ng Atomic Chun Motor 15215 item number. Yung kulay gray, yung end bell. Yan po yung gagamitin niya. Mabuchi style. Mabuchi style pa rin, pero Atomic Chun nga lang. Mas advanced. Pero yung battery na lang yung magiging issue ngayon dyan. Hindi basta-basta magamitan ng malakas na baterya. So yun yung secret doon. Kailangan hindi magamitan ng malakas na baterya. Maliban na lang kung marami talagang track panels, tsaka talagang matino yung lane changer, ayos lang. Yun. Tsaka ako medyo maglakas ng baterya. Okay. So, ito nga yung naging final result. Gaban won the title. And then, Dark Sun settled for 2nd. Empe 3rd. Setsuna 4th. 4, 3, 2, and 1 point respectively on their aggregate scores. And as we take a look at the current aggregate scores, Setsuna has 4, Gaban has 5, Dark Sun with its first 3 points on aggregate, Metalder remaining at 2 points, so Mirik has yet to score any point in the on its aggregate, on aggregate this month of October 2022. But still, MPay with the on top, with the early lead, 6 points total. Isang first, isang third ang tinapos ni MPay, yung Dash 1 Emperor natin yun na Super 2. At meron siyang 6 points total on aggregate, pero sumusunod na si Gaban with 5, and then si Setsuna third, Dark Sun fourth, Metalder fifth, and then Mirik has yet to score. So yun nga po yung ating magiging labanan sa ayan yung yung current scoring nila coming into tonight's edition of D-Pats Tamiya League Season 3. And once again, this is your host Don Patrick D. Paraguilar, also on my YouTube channel. Yan yung ating yun ngayong aking YouTube channel, Don Patrick D-Pat Aguilar, na nakapanipe yung D-Pat doon. Dr. Troy Ordonez is watching right now. Dr. Melvin Troy Ordonez, good evening to you. And welcome to D-Pat's Tamiya League Season 3. Thank you so much for dropping by. And, yan. Siyempre, may mga, baka sakali may mga foreigners kasi tayong manunood. Kaya, kailangan ko rin mag-salita ng ibang wika. Wikang Banyaga. Especially English. Eka nga nung ating yung naging instructor ko noon sa PhilSSD Calasas, si Ma'am Mariel Tapia, na nabubuhay pa eh. Speak English and you own the world. Eka nga, no? So, I'm just trying my best to speak it clearly as much as I can. Alright! So, we are now in our car specifications area, segment of car specifications. So, we'll just introduce our race number one tonight. First up, we have MPay. Okay, MPay, the lone Super 2 chassis representative, donning the gear ratio of 4.2:1, and same standard setup, spiral spoke wheels from Bracken Jagan FMA, and then stock low profile, and also stock motor. Meron isa lang po yung Atomic Chun ngayong gabi, at yon ay si Gaban. Siya lang yung Atomic Chun tonight. Alright. Buti na lang, meron siyang bakanting time si Doc. Again, thanks to Dr. Melvin Troy Ordonez of Villages. Yan, from Villages. I think nasa Baguio siya ngayon. Alright, next up. Setsuna in the donning the purple and black and white and the silver. Yan, with the Wolf driver in it. At bago siya ma-promote sa Super 2, pansamantalam na nananatili muna siya sa VS chassis. And with the 5-spoke white mags and super hard tires from Mark Dizon Escorpiso of Team Asinggan. Yan, thank you so much once again. And yan, ang gear ratio niya ngayon ay 4:1. At syempre, stock motor pa rin yan.
Sabi ko nga si Gaban lang ang atomic tune. Next, car specification. Dark Sun, ang ating rider punch at rider kick ngayong gabi ay gumagamit ngayon ng 4.2:1 gear at yung kanyang stock wheels and tires, yung stock wheels and tires na indicated dun sa kanyang car, dun sa box, sa car kit. When you buy Neo BQS item number 18094, yan, ito yung makikita nyo. Pwera lang yung roller, napalitan lang yung roller. So, yun yung kanyang yung setting for tonight's race. Next up, Mirik na pinangalan ko ta, doon sa kaklase natin si Richard Mirik Tabilin Arellaga. Shout out to you and best wishes. Congratulations once again dahil ikakasal ka na sa 28, October 28. Yan, sa Sarojo yung Sarojo ng Kamaliran yung yung reception nun. Nakita ko na in advance. Kaya lang, magpapaskan ka muna ng QR code. But nevertheless, ito yung so sa kanya ko pinangalan itong Mirik na dual ridge and used donning the stock wheels and tires as well. So ito yung pinaka stock wheel and tire ng dual ridge. So yun na yung gamit ngayon ni Mirik coming into tonight's race and a gear ratio of 5:1 this time around. And yun nga, super high na yung gagamitin. Yun na yung standard setting na ni yung standard wheel and tire setting na ni Mirik ang gagamitin niya. Anong dual reach mismo, yun ang gagamitin niya for tonight's race. Race day. Alright! Our defending champion, Gaban, using the Atomic Tune motor item number 15215, which has the gray and bell, yung motor, Mabuchi motor with the gray and bell, and a gear ratio of 4:1, and donning the silver, gray, black, and white. Yan, and the gunmetal mags at hard tire silver ang kanyang gulong. Yun na talagang permanent setup ni Gaban. Yan na talaga yung designed kong setup, desired setup. And also another desired setup, finally but not the least, Metalder with the red, white and blue colors, the fighting red, white and blue, and with the gear ratio of 4.2:1 and Y-spoke mags, blue plated and hard tires white, and yon stock motor ang kanyang gamit. So yon yung mga updated specifications ng ating mga auto ngayong gabi to kick off our Manic Monday edition again. Just another Manic Monday, eka nga ng kanta. Ayan. It's just another Manic Monday. Sabay ka lang. Alright! So we are now in our ranking phase tonight. Medyo nagpapawis ang inyong lingkod. At tuloy sa mata yung pawis ko, ang alat. Salty! Pero hopefully, yung mga auto na kasali ngayon, hopefully, hindi salty ang resulta. Aha. Okay. So, iusok ko na rito para palapit sa akin. Yan. Okay. So, we are now in our ranking phase tonight. And let's begin this right now with our matchup. Previous race quarter between Empey and Setsuna, and dahil Monday po yon sa lane 2 ang starting lane ng ating mga higher seeded cars, so sila yung unang daraan sa lane changer. Dito po ang lane 2 at pa yung lane 1. So for this race number 1, it's going to be Empey starting at lane 2 and Setsuna starting at lane 1, and all throughout its ranking phase campaigns, the Twin Aeromanta race will have their starting lanes at lane 2 for Gaban and lane 1 for Metalder. Yung po yung kanilang mga starting lanes all throughout their ranking phase campaigns. Alright mga ka-Dipat, once again, this is Dipat's Tamiya League Season 3 on a Manic Monday edition again, October 10, double 10, 2022. And also, happy birthday kay Iris Dayan Eustapio Abalos pala. Happy birthday to na, today, October 10. Also to Sir Marvin Darius Lagasca, nagtuturo pa siguro sa PSU Ordaneta. Happy birthday po sa inyo, sir, ngayong araw nito. Also, kay Binoong Ernesto Talavera Bartolome, yung dating dean ng engineering sa Philippine College of Science and Technology, Calasao. Happy birthday po ngayong October 10. At sa lahat na nagbe-birthday ng October 10 ngayong araw, happy birthday sa inyo po lahat. Alright! At saka kay Gigi rin pala, Gigi Katunggal Peralta, saka si rin pala, Jocelyn Ordonez, happy birthday pala on October 12, Wednesday. Advance. Alright!
And well, mga katipak, we are now in our ranking phase, and let's begin this right away with this race number one. Switch on! 1, 2, 3, go! Nako, nagmamaw na! Okay? 3 races pa more! Lakas! Palibasa kasi, new charts. Oh, wag sa puti. Dito na lang. Buti na lang, masarap yung upo ko rito. Hindi ko na kailangan. Maliban na lang ako sa lane changer, may tatalon. Ay, hindi. Takbuhin ko na lang konti. Gano'n na lang. Takbuhin ko na lang konti. Durog. Alright. Ah, dito ka na isusulat sa crosshatch. Okay. Restart. One, two, three, go. Good. Good. Okay, draw game. Draw game. First draw of the evening. Unang umembang si Setson na to, siyang maiwan. Okay. Next. Yung unang matumbas sa dalawang to, yun ang sunod na kalaban ni Setson. Tapos yung good na huli, kay MK naman. Draw game to start off our Manic Monday edition tonight. Alright, race number 2 na po tayo right away. Dark Sun versus Mirik ang ating matchup. And Dark Sun starts out lane 2, Mirik out lane 1. Alright, race number 2, switch on. 1, 2, 3, go. Hopefully si Doc Troy Ordonez nag-enjoy ngayon sa thank you so much ulit. Thanks for dropping by once again. So ito yung parang uniforme ko pag pag may mga ligang lakas. Itong binigay sa akin. Special thanks pala kay Boss Jeremy Abulencia, kay Boss Jem ng team TNR. Thank you so much sa sa suot ko ngayong gabi. Bukas na bukas din, lalabang ko rin to kagad, bukas ng umaga. Mismo. Bukas na bukas din, pabunguin ko pa yan. Siyempre naman. Team Pangasinan, all the way. Alright, restart. One, two, three, go. Okay, drawing. 3 second violation. Na 3 seconds, si Mirik. Okay, draw game. 1 point. Di pa rin masettle-settle yung kanilang rivalry. Okay, nauli na tumba. Race 5. Yum. Okay, Dark Sun sets na yung race na. Race 4. Dalawang re-races tayo kagad to kick off our Manic Monday edition tonight. The Twin Aeromanta race will go at it this time around in our race number 3 as Metalder takes on Gaban, and all throughout their ranking phase campaigns, Gaban's starting lane is at lane 2, Metalder at lane 1. Alright, race number 3, the battle of Twin Aeromanta race. Switch on. 1, 2, 3, go. Three race pa more. Biglang nagka-momentum eh. Biglang buwelo eh. Biglang nagbuwelo di oras eh. Yan, masarap dito. Chill lang.
chill lang talaga, chill lang. Parehong hard toys din. At the same time, mga metal heroes din. Gaban versus Metalder. Ganda to. Salagan ng, ano, Gaban Dynamic at saka Laser Arm. Restart! One, two, three, go. Clocking. Another drop. 1 point each, lahat ng ating anim na kalahok. Ah, draw lahat. Isa, ano, family reunion pala on Wednesday. Hindi kami makakapunta ni, ano, ni Dad. Pasensya na kayo. O, talagang hindi na pwede magbiyahe ng malayo talaga si Dad. So, wala na alala yan. Dapat, unawain nyo na. Ganyan mo talaga, matanda na eh. Okay, draw game. Ano ba? O unang natumba? Si ba unang natumba? Ay, si, ano? Metalder yung unang natumba. O, siya na iwan dyan. Mataas dito si, ano, sa race 7 si Gaban. Okay, race number 4. Dark Sun versus Setsuna ang matchup. O, Team Bahay. Represent yung maglaban niya sa ating race number 4. So, starting lanes for these ano, competitors, Darkson at lane 2, Setsuna at lane 1. Alright, race number 4, switch on. 1, 2, 3, go. Wow, naway na pick. Three race pa more. Three race pa more. Teka, official time out. Tingnan natin yung tsunami. Parang medyo, ano eh, parang medyo kusliding tsunami ko ah. Teka muna. Ayusin natin. Ayusin lang natin yung tsunami. Parang magulo eh. Okay. Kailangan mayusok ng ano, tama. Ayan. Okay. Ayun. Para realistic talaga. Okay. Restart tayo! Restart! One, two, three, go! Setsuna wins. Ethan? Ethan? O, may imbang yun eh. O, ito, hindi. May imbang yung si Dark Sun. Saka siya yung lalaban kay Metalder. Okay. Hey, race number 5 na ta. Race number 5, tama. Extra session, re-race, pero natapos sa, ano, extra session. Dark Sun lost to Setsuna in extra. Also, Setsuna won on extra. 3 points agad kay Setsuna. 3 points, 1 win, 1 draw. Okay, race number 5 po tayo. Empey taking on Niri. And Empey starts at lane 2. Mirik starting at lane 1. Alright! Race number 5. Switch on. 1, 2, 3, go. Three race pa more. Three race pa more. Sabay pa umimbang sa jump front eh. Durug. Nalag. Nung panadali sa jump front eh. Well, at least nagwa-work na yung kay Miri. Kahit pa paano, nag-work na yung super. Ayun talaga dapat yan.
Super hard talaga dapat para doon sa dual. Tsaka perfect na yung setup ng ano eh. Nung dual reads eh. Okay na eh. Kailangan mo na lang ngayon dyan yung roller setting. Roller setting na lang. Oh, tama na yun. Ganun din. Same with Dark Sun. Ganun din. Jockey Metaller. Parehas din. 13-13. Tama na to. AR front. Tapos 13 with O-ring sa likod. Hindi natin kailangan na 16. Yung 16 kasi masyadong malaki para dun sa VZ. So, okay na to. Okay na ako sa ganito. Saka mahirap hanapin yung 16mm. Usually, yung 16mm nilalagay ko sa FMs. Cross-talk FM. Pero pag mga ganyan na FM, okay na ako sa ganito. Okay! Restart tayo! One, two, three, go. Okay. What? Ilang preno? Last play changer, okay? Final lap. Oh my goodness. Okay, winner. May winner na naman tayo. Alright. Winner. MP wins. Alright. Emperador! Emperador! Loser maiwan dyan. Loser this time. Si Miwi kang maiwan. Antay niya, loser yung kabila. O yung unang umimbang. Dalawang re-race na natapos sa extra session. Empe winning it against Miwi. So, 3 points din. Tumabla rin kay Setsu na si Empe. At si Miri ay talo. 1 point. Ganun din si Dark Sun. 1 point. Okay. Ah, metal din na pala yung next. Oo. MP Dark Sun. Hindi, mamaya na yan. Ay, hindi. Yan yung ano kanina eh. Dark Sun metal din pala. Sino na yung may dalawang ano? Si Dark Sun, si MP, si Setsuna, si Miri. So, si Metalder at Gaban, yung ano, merong dalawang ano. Ay, oh. Yun na naman pala ulit. So, sino ba yung kinalaban niya? Si, ano din. Hindi, yung sino yung ano, walang natumba. Si Darkson natalo siya. Dos, si Metalder, tatla. Pareho nang matapos pang dalawa eh. Tama! Dark Sun at saka si ano, si Metalder maglaban sa race 6. Okay! Race number 6 natin, Dark Sun taking on Metalder. And in this race number 6, Dark Sun starting lane is at lane 2, Metalder lane 1. All throughout its ranking pace campaign, ito si Metalder lane 1 na starting lane. Alright! Race number 6, another battle of busy chassis machines and as well Tokusatsu heroes. Switch on. 1-2-3-0. Relay pamort. Anim. Pang-anim na riris. Red. Okay. Malakas kasi yung dalawa eh. Yung isa nga, power base na lang. Yung local lang na battery yung ginagamit ko eh. Yung lakas pa rin. Alright, restart. Pala. One, two, three, go. Okay, vlogging. Unang, ano, huling natumba si Dark Sun. Ayun. Huling natumba si Dark Sun. Huling natumba si Dark Sun. Pung, pung, o. Split second lang ipagitan ng mga course outs nila. Another draw. Dark Sun, Metalder, draw. 2 points, Metalder. Dark Sun also, 2 points. Okay. Race number 7, 8, 9. O, ganun na yung basa natin. Okay.
Race number 7 natin, Setsuna versus Gaban, and Gaban starting at lane 2, Setsuna lane 1. Alright, race number 7, switch, on. 1, 2, 3, go. 3 race pa more. 3 race pa more. The rug. The rug. Mga asset ko rin yan. Although si Setsuna asset din talaga yan ng Team Dipat, pero promoted na sa Super 2 para magamit ko yung PDR kagaya din ni ano, kagaya rin ni Gaban. Pareho na silang may PDR. Pati rin si ano, M-Pay. I think may potential naman talaga yung Dash 1 Emperor. Sayang nga lang ang Super Emperor next kid. Mukhang ano na, mukhang pace out na. O hindi na talaga makapag-stack. Sayang. Puni ko pa sana yung gulong ni ano, Magmar. Pula yung red na gulong nun eh, Magmar. Tapos yung kay Dynastorm naman, kay B.I.K. Tapos yung maiwan din Emperor, si Mojito ang may hawa. Alright! Restart! One, two, three, go! Blocking. Tabla. Una na tumba si Senso na. Last battle of BC Machines. Ayan. Last battle of BC Machines. Ngayong ano, gabi. Ayan. Battle of Silvers mamaya. O yun, maganda. Maganda laban. So si Darksan, after ni MP, last assignment niya, Gaban. Sige. Draw ulit. Yung race 7. Setsuna Gaban. Tabla. Si Setsuna tabla rin. 4 na puntos kay Setsuna. Okay, race number 8 na po tayo. Last battle of BC Chassis Machines for this ranking phase is this matchup between Metalder and Miri. So yung mga kulelat magsasalpuan na dito sa race number 8. And this is the only time that Mirix starts at lane 2 is its matchup against Metalder, wherein Metalder starts at lane 1 all throughout its ranking phase campaign. Alright, race number 8, switch on. 1, 2, 3, go. Iris Pamor. Tolome! Owe! Owe! Sa bahay tayo mag-usap! Tolome! Owe! Owe! Sa bahay tayo mag-usap! Pero saktong-sakto, umuwi nga sa akin! Sabi ko sa inyo eh, the best talaga tong ano, view ko eh. Dahil, the best talaga tong pwesto ko dahil ito yung starting line, dito ko kukunin yung kotse, nakaupo lang ako sa sahig, nakasandal pa ako sa ano, cabinet. Pwede pa sumandal sa cabinet, oh. Sarap. Sarap ng ano ko, higa ako, chillax ako. Kung may umimbang man dito, masasalo ko kagad. Ribang kagad eh. Alright mga kadipak, restart tayo sa ating race number 8. One, two, three, go. Drawing. No hit this time. Last time, nag-hit. Previously, nag-hit sila. Pero this time, draw ulit. Miri and Metalder ended in a draw. Puro re-race ah! Hinig! Okay. So, Miri. Kalde. Okay. Race number 9 na tayo. Between Darksan and Empey. And Darksan this time will start at lane 2. Ang only time na mag-start siya sa lane 1 ay yung kalaban ni si Gaban.
Okay, so Dark Sun starts at lane 2, MP at lane 1. Alright, race number 9. Switch on. 1, 2, 3, go. Re-race power. Durog. Re-race power. Ang nagpatalbog yung karton. Madaya yung karton eh, no? Madaya yung karton eh. Karton lang yun ng ano eh. Packaging. Oo, packaging karton lang eh. Dapat pala illustration board para mas makinis eh, no? Pwede rin naman ganyan, tapos illustrate, pwede rin naman ganyan. At tapos lagyan na lang ng ano, siguro lalagyan ko na lang yan ng dragon back. Baka gawan ko ng dragon back yan, yung ano na yan. Maganda kung medyo mataas konti. Sige, restart tayo sa ating race number 9. One, two, three, go. Okay. Dogging. Accidente. Okay. Tabla sila. Di naman nagkasalubong. Di naman nagkasalubong na unang umimbang si MP. Hala, sumunod na kumimbang din si ano, Dark Sun. So, ano siya? Biglang natulumi si ano eh, MP. Draw game yan, draw game. Draw. Isa lang ang re-race kasi natin eh. Draw. O, last assignment ni Dark Sun, si ano, si Gaban. Last assignment niya, Gaban. Lahat may re-race ah. Puro re-race ata to. Palibasa kasi nagbagong cycle ng baterya eh. Nag-cycle kasi ako eh. Kaya gano'n na sila kalakas. Alright. Tapos malinis pa yung mga makina. Okay. Race number 10 na po tayo. Metalder taking on Setsuna. And Metalder will start at lane 1. Setsuna lane 2. Alright. Race number 10. Switch on. 1, 2, 3, go. Tatay! Okay. Final engine. Re-race power! Sayo. Pasaway ka eh. Itong sayo. Itong sayo. Yan yung mapapala ng mga pasaway na nanonood sa aking YouTube channel. Oh. Yung lahat ng nanonood sa YouTube channel, ayaw nyong ayusin yung panonood nyo. Puro lang kayo pasilip. Puro kayo silip na silip. Ayusin nyo naman. Nababawasan yung public watch eyes ko sa aking channel. Ako naman, hanggang kailan nyo gagawin yan? Hanggang tuloy ako nang mawala sa YouTube? Ako naman, restart! One, two, three, go! Okay, blocking! Draw! Last assignment ni Setsuna will be against Miri. Last assignment niya si Miri. Ito na yan. Si Metalder ang last niya si MP. Ayun. Okay, yan na siya. Okay.
MP, meron pang ano, no? Gaban after nito. Ay, sige. Pwede rin, race 15, ano, MP, gaban. Yun yung last. Draw yun, yung kay Metal Dera, tsaka Setsuna. Setsuna, Metal Dera, draw. Re-race na naman? Lahat, re-race! Buti na lang ang maganda dito, kahit sampul nyo yung re-race natin, walang hit, at the same time, hindi naman nagkasalubong eh, salisi nga yung dalawa, si MP at si Dark Sun kanina, nagsalisi. So, wala naging problema. Yun nga lang, umimbang din sila pareho. So, draw game pa rin. Draw game. Kaya consider draw na lang silang dalawa. Okay! Battle of Silvers na po tayo sa ating race number 11. Gaban taking on Mirik. 1 versus 5 yan. And in this matchup, it's going to be Gaban starting at lane 2. Mirik take at lane 1. Alright. The Battle of Silvers here in this race number 11. Switch on. 1, 2, 3, go. Two, three, Mirik pa more. 3 second violation ulit kay Mirik. 3 second violation. 3 second violation eh. Diyos ko naman. Yan, sipping aral yan sa mga ano ah, mga nasigawan ko dyan sa YouTube ah. Ayaw nyo kasing ayusin yung panonood nyo eh. Kahit yung mga 350 subscribers, ilan lang ang returning? 24, 25. Di man lang umaabot ng 100. Ano ba yan? Anong klaseng panonood yung meron kayo? Ang tawag dyan, criticism eh. Pambabastos! Alright, restart! One, two, three, go. Takaw lang natumba. Okay. Yun din eh. Doon din sila natutumba. Tabla. So, last assignment ni Gaban, Dark Sun. Dark Sun. Tapos si Mirik, ang last assignment niya, Setsu na. Yun. Nice. Yun. Tapos si Metalder, last na against MP. So, si Metalder yung unang matatapos ngayong gabi. Ating race number 12. Draw ulit yung ano, yung race number 11 between Gaban and Mimi. Sayang, ganda na sana. Okay. Race number 12, MP versus Metalder. Final assignment for Metalder, itong race number 12. And for at least one more time, for at least one more race, Metalder's starting lane is at lane 1. This time, MP starting at lane 2. Alright. Race number 12. Switch on. Okay. Okay. 1, 2, 3, go. Patay. Last lane danger. Final lap. Touchdown! KO! Winner! Nakadalawa, nakadalawa! MP winner! And unfortunately for Metalder, Metalder will close this up with a defeat. Yan. Metalder will close this up with a defeat. Last assignment ni MP ay si Gaban. Walang re-race, ano? Yun lang, doon lang hindi nag-re-race. Akala ko nga mag-re-race eh, hindi. Hindi rin pala. Buti na lang, wala. So, 4 points kay Metalder. Doon lang siya natalo.
Pero at least, ah, not bad, ah. Ang ganda talaga ng ano, ng run. Oh. Ang ganda ng bounce. Okay. Race number 13 na tayo. Last three races to close out our, to culminate our festivities here in this ranking phase this manic Monday evening. And the matchup, it's a matchup. Finals rematch match. Ano, finals rematch na pala to. Rematch from the previous championship race. Itong race number 13 between Dark Sun and Gaman. And again, as I said earlier, this is the only time or the only race that Dark Sun starts at lane 1. Is this final three match rather against Gaban, wherein Gaban starting at lane 2. Alright, it's the rematch from the previous championship race in this race number 13. Also, the battle of Space Cup versus Masked Rider. Switch on. 1, 2, 3, go. Race pa more! Grabe sa lampak ng lane changer! Grabe sa lampak niya sa lane changer! Race pa more! Talagang sumalampak dun eh, Bogoy! Pero grabe yung ginagawa ngayon ni Empe ah! Bangklase, bibili pa akong isang ano, Dash 1 Emperor. Maganda eh! Maganda talaga yung ano eh. Mukhang good sign talaga na ano. Pero bibigyan ko na lang ng ano, additional chassis para mas ano, para may pambahay naman na ano. Tama na yan, pambahay na lang yan yung ganyan set up para may legit na MP pang ano naman beam lipat. Okay, restart tayo. One, two, three, go. Rocking! Tabla! Tabla yung Gaban Dynamic at saka Rider Peak. Tabla yung Gaban Dynamic at Rider Peak. Ay, ara! So, tapos na rin si Dark Sun. Last two. Okay. Final assignments na sa wakas. Okay, draw again. So, ang final score kay Dark Sun, 4 points deep. Tapla sila ni Metalder. Tapla sila ni Metalder na 4 points apiece. O, meron tayong ano, tiebreaker phase dyan mamaya. May tiebreaker phase ulit tayo between Dark Sun and Metalder. Kung sakaling yun lang ang mangyari, kung sakaling sila lang yung magtapla. Okay. 4 draws. Tinalo siya ni Setsu na nung ano eh, nung sumunod eh. Okay. Race number 14 na po tayo. Setsuna taking on Mirik. And for at least one more time, Setsuna's starting lane is lane 2, Mirik lane 1. Alright. Race number 14, the penultimate race of our ranking phase this Manic Monday night. Switch on. 1, 2, 3, go. Winner, winner. Okay na. Hit. Sorry, hit. Hit na yan, hit. Natamaan na. Therefore, Setsu na winner. It's time. Okay na, okay na. Natamaan na eh. Ay, nag-touch na sila eh. Basta nag-touch na ganun, nagsalubong na ganun, wala na. Kahit slight nudge lang. Oh, that's a foul. 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 Winner! Paul si Mirik. Okay. Winner na si ano? Winner na si Setsu na. So, ang ending ng kanilang ano, ranking phase campaign ay nauwi sa hit. Reverse triangle. So, another victory for Setsu na. Total score ni, ang total score ni Mirik, 3 points. O malamang, number 6 yan. Si Setsu na naman, 7. 7 points. 3 draws, 2 wins. 2 wins, 3 draws. So, 7. Ang panalo kasi 2 points times 2. 4. Tapos draw 1, 2, 3. Okay, 7. Okay. Final race of our ranking phase this Manic Monday evening. Talagang Manic Monday, Sus Mariose. Talagang Manic Monday ang nangyari. At,
So ilan lang yung ano, ilan lang yung na-settle na hit? Dalawa. Ayaw, dalawa. Dalawa pa lang, ano? Oo. Okay, final race na tayo ng ating ranking phase tonight. Gaban taking on Empe, and for at least one more race, Gaban's starting lane is at lane 2, Empe at lane 1. Alright, the 15th and final race of the ranking phase this Manic Monday night. Switch on. One podium. Re-rate pa more. Sayang! Sayang yung kay Gabang. What a wasted opportunity right there to close that out. Oh my goodness. To close up the final race in the ranking phase. Just kapo, nadagdagan pa tayo ng isang re-race. So, a total of 13 re-races. Isang na-settled in 6 and a race settled by hit. Yung nangyari. Nag-hit si Setsu na kasi. Kaya ano na. Kaya in-stop ko na dahil ano na eh, nagkatamaan na eh. Winner na. Oh, kaya winner si Setsu na. By hit. Dito naman sa ating race number 15, it's another re-race to close out our ranking phase tonight. So hopefully walang walang tiebreaker phase sana. Si MP ngayon meron 6 points, si Gaban meron 4 points. Pero ang ganda na sana ng takbo ni Gaban eh. Mananalo na sana, bigla pang umimbang. Sayang. Hehehe, silence building. Gaban dynamic na sana. Alright, final restart of the ranking phase. One, two, three, go. Gaban in the lead. Oh! Draw game. Nag-keep sila dalawa. Collision course. Biglang collision course yung dalawa. Hala, Rendro. Sayang, ang ganda. Git-gitan. Eh. Napansin nyo naman mga kadipat. Grabe yung git-gitan. Wow! Grabe yun. Grabe yung git-gitan. Sayang nga lang, nauwi sa embangan. Ang ganda. Ganda na sana. Alright. So, 5 points kay Gaban, number, 3. Solo number 3. Okay, so sigurado na si Gaban sa number 3. Dito na siya. Okay. Yan pa lang yung sigurado. Tapos si Mirik, number 6. 775443. Yung dalawang 7, dalawang 4. Tapos isang 5, isang 3. Therefore, si Gaban, 3rd. Gaban, 3rd place, Mirik, 6th. Sila na yung magkalaban sa quarters number 1. Ayun. Kasado na yung quarterfinals number 1 natin. So, ang problema na lang ngayon, yung dalawa, outright. Si MP at Setsu na, outright. The question now is yung kanilang, setting. Ganun din, pareho silang, 2 wins, 3 losses. Kaya lang, yung isa sa tatlong draws nila against each other. Tiebreaker phase. Tiebreaker phase tayo kay MP at kay Setsu na. Last man. Tapos yung si Darkson at si Metalder. 4 points apiece, parehong 4 draws. 4 draws. Tapos yung isa sa mga tabla nila against each other. Against each other. So, yung talo nila... Paano ba sila natalo? Kay Setsu na natalo si Dark Sun, tapos natalo naman kay MPC, Metalder. Pero against each other, 4 draws sila parehas. Tapos against each other, tabla din. One of the 4 draws. Tiebreaker pace. Pero ang sigurado pala mga kadipat, after the 15 races in the ranking phase, meron po tayo ulit tiebreaker pace. To determine the placing. I-determine natin yung placing ng ating mga kalahok. So, in this case,
si ang mga nanguna, sina MP at Setsu na yung naglaban sa ating race number 1 ngayong gabi ay isang papasok outright sa semifinals round. At pero kailangan muna nating i-settle yung kanilang mga seeding through tiebreaker phase. Okay. So, i-settle na natin. Ito, tiebreaker phase. Pwede mag-switch lane yan. Lane 2 si MP. O, ngayon, lane 1 siya. Lane 1 ngayon si MP, tapos si Setsu na lane 2. Lower seat ngayon mapunta yung lane 2. Ito, for seeding lang to. Last man ito, hindi natin kailangan tapusin yung 6 laps. No need to finish 6 laps. Basta yung may unang umimbang, lower seat. Ganon din yung isa, yung Dark Sun Metal Der mamaya. Yung ano yan, position naman ng 4-5. Actually, sila na pala yung quarterfinals number 1. Aha! Settled na pala yung quarterfinals 2. Yung parehong quarterfinals matches. Settled na. Dark Sun Metal Der talaga yan. Kaya lang, ang question lang is seeding. Question lang dyan is seeding. Kanino ang lane 2? Kanina yung lane 2. Ibig sabihin yung number 4 at number 5. Sila na talaga yon yung quarters 1. The question now is kay Metalder. The question kay Nagdarkson at Metalder, anong seed sila? Yun lang. Sila yung quarters 1. Tama. Nasettled na pa. So, isettle lang muna natin dito sa ating tiebreaker phase itong mga seeding ng mga ano ng mga nagtabla. In this case, ang masakit nun, nag-draw pa sila. So, in this case, MP versus Setsu na for number 1 and number 2. Number 1 and number 2 only. Alright! So, tiebreaker phase tayo. Pwede tayo magpunas ng gulong pala. Alright! Switch on lane 1 this time, CMP. 1, 2, 3, go! Okay, winner. Naunang umimbang si MP, therefore number 2. MP number 2, Setsu na number 1. Last man standing nga. Pag tiebreaker, face last man. Setsu na number 1, MP, MP number 2, kasi ito yung unang umimbang dun sa tiebreaker face natin. Okay, so ayos to. Setsu na number 1, MP number 2. Okay, now, ang alamin natin this time around, ano yung, sino yung may higher seed? Kanino ang lane 2? Will it be Dark Sun or Metal Gear? Pero sila rin talaga makalaban sa ating quarters number 2 mamaya. Okay, switch lane yan. Switch lane. Metal Gear last time, lane 1 siya. O siya ngayon ang lane 2. Alright, switch on. 1, 2, 3, go. Okay. Decided. Okay na. Metal Gear higher seed, number 4. Dark Sun, number 5. Okay. Unang umimbang si ano eh, Dark Sun. Ayos. So, ayos na yung pairing. Yon. Mabilis lang. Mabilis lang. Saglit lang. Hop. So, mga katipat, ito po yung ating ranking phase. Ranking phase results. Ayan. Okay. Ang ating ranking phase results, ayan nga po yung nangyari, nagtabla. Kagaya nung ginawa natin, tiebreaker phase uli between the two, yung sina MP at Setsu na nagtabla sa unahan. Although outright semifinalist sila dahil sila yung highest scorer, tied on top. We have a tie on top of the car standings between MP and Setsu na wherein sila rin yung race number 1 ngayong gabi. At inulit natin yung race 1 sa kanilang tiebreaker phase to determine their seeding. And it happened to be doon sa tiebreaker phase ang naunang umimbang ay si MP, therefore MP will be number 2 and Setsu na is number 1. Yung 3 and 6, yung quarters number 1, sigurado na Gaban versus Mirik, 3 versus 6, solo third with 5 points, all draws yan kay Gaban. Si Mirik naman 3 draws, 2 losses and a total of 3 points, lowest output being the 6th seed. Tapos yung Dark Sun Metal there, sinettle pa natin dahil yung seeding nila. Pero sila rin yung magkalaban sa quarters 2. Seeding lang ang pinag-usapan natin. And it happened to be Metal there who got the number 4 seed and Dark Sun will be relegated to number 5. So yan po yung ating official ranking. Ayan po yung mga ranking nila as we take a look.
At ang bilang ng mga re-races, 13 out of 15. And then one hit yon sina ano, Setsuna at Mirik ang nagkatamaan doon. Kasi nagkasalubong sila, nag-change lane at nasa lubong si Setsuna. So nakatama si Mirik, therefore si Mirik ang ano, talo doon sa duelong yon. So yan na po yung ano, yung mga pairing natin going to our knockout stage right away. So it's going to be Gaban versus Mirik, 3 versus 6 matchup, 4 versus 5 matchup will be Metalder versus Dark Sun, and Empey naghihintay sa semis 1, si Setsu na naman ang naghihintay sa set semis 2, semifinals number 2, which are all race to 6 laps, and race for 3rd and championship race will be race to 10 later on as we go along. Alright, hisin ko lang yung aking ano, viewing. Ay, walang problema. Ayos na to. Ayos na to. Okay. So, nasa quarters number 1 na po tayo. Napakabilis. Mabilis na yung takbo ng ating karera dahil anim nga lang po yung palahok. And in our quarterfinals number 1, it's going to be Gaban taking on Miri. Yan, habang nakaupo ko rito. Na relax. Chillax lang. Chillax lang ang upo. Is ano, sit up straight. Sit up straight. Kahit dito na po mag-recalibrate. Yeah. Okay. So in our quarterfinals number 1, 3 versus 6 matchup between Gaban and Mirik. And ang starting lane nila, Gaban at lane 2, Mirik at lane 1. Alright mga ka-Dipat, you are still watching Dipat's Tamiya League Season 3 on a Manic Monday evening once again. Double 10 ngayong gabi, this time around. October 10, 2022, ang pensa po natin ngayong Lunes Malinis. Ayan. And we are now in the KO stage of our Manic Monday edition. And we will begin that right away with this quarterfinals number 1 matchup. Switch on. 1, 2, 3, go. Re-race pa more! Re-race pa more! Nag-super high ng lahat at nagtaas na ng gear. Ganun pa rin. Grabe naman yung acceleration. Tinaas ko ng gear at lahat. 5 is to 1 na eh. Ang bilis pa rin. Diyos ko po. Ang bilis pa rin. Nya. At, go check. Okay, first of two restarts in our quarter finals number 1. Okay. 1, 2, 3, go. Last man standing. Last man standing. Malumanay lang tayo dahil ano, tahimik naman yung paligid. Buti na lang. Ang problema kasi pag may background, makaka-copyright claim ako eh. Gurong, baka biglang i-mute. Papuporsa akong mag-mute. Yung ang mangyayari dyan, either mute o kahit i-dispute, wala. Wala. Kung ano-anong English pang kailangan, kung ano-anong chichipureche. Ang daming chichipureche. Final restart in our QF1. One, two, three, go. Okay, winner! Gaban Dynamic! Okay! Gaban Dynamic! Unang umembang si Mirik. So, unfortunately for Mirik, being booted out early by Gaban, si Mirik tuloy pa rin ang kanyang drought sa aggregate scoring at hindi pa rin siya makakascore ngayong gabi. And luckily for Gaban, buhay pa ang kanyang pag-asang mag-depensa ng kanyang titulo going to the semifinals round.
to face Entei. So a traditional 3 versus 6 matchup ang ating makikita ngayong gabi sa ating semifinals number 1. In the meantime, the 4 versus 5 matchup, Metal there at number 4 going up against Dark Sun number 5. Yan, 4 versus 5 ang ating matchup sa ating quarterfinals number 2. And in this matchup, it's going to be Metal there starting at lane 2, Dark Sun lane 1. This time around, baliktad, switch lane din. Switch lane din sila. Switch lane din. Yun din yung naging starting lane nila kanina dun sa ano eh, dun sa tiebreaker phase. Yun din ulit, going into this quarterfinals round. Alright mga kadipat, brace ourselves now for our quarterfinals number 2. Switch on. 1-2 dito. Good. Good. Re-raise pa more. Re-raise pa more. Ay, nag-iinan. Sorry. Nagsalagan ng rider punch at saka laser arm. Nagsalagan ng rider kick at saka G-kick. Gravity kick. Metal tornado versus rider kick. Grabe yung salagan eh. Ay, ako. So, check natin. Lalo na si Metal there kasi asset ko yan eh. Alright! Kaya pipili pa ako ng isa pang set ng BC Pastel Blue, Red, tapos Dual Range. Para mabuo si Dark Sun. Buo yung clip. So, baka pagdating ng January 2023, at the end of, hindi, baka February. Baka February, buo na yung clip. Buo na yung clip ni MP at saka ni ano. Buo na yung clip ni MP at saka ni Mirik, MP, Mirik, Sensor. Actually, lahat sila, itong mga kasali, magiging official entry sa ano, sa ligang labas ng FM. May anim akong auto. Isa pa. Ano, isa pa. isa pa yung victory magnum na. Yari. Pame super 2 pa tayo. Ayos! Alright, first of two, restarts tayo sa ating quarterfinals number 2 or QF2. Which, as I call it. Grabe, lakas. 1, 2, 3, go. Alright. Lumanin sa akin. Last man standing. Again. Number 2 sa Rosa na naman tayo eh. Number 2 sa Rosa na naman tayo. Deja vu time and time again. Kanta niya kasi yan, yung time and time again. Kaya lang, hindi siya nagsulat eh. Si Rina Mercado nagsulat. By the way, shout out to my ultimate crush and my ultimate love of my life. Siyempre, to my greatest love of all. Yeah. To my goat in my love life. The goat. Greatest of all time. Myrtle Sarasa, I love you so much. Mwa mwa chup chup. Okay, agawi din. Anda na nga ba kayo? Sa may ganun. Dinig! Siyempre, I love you always forever. Yan! Final restart in our QF2. One, two, three, go! KO! Winner! Laser Arm! Di ba, linaw niya na eh. Laser Arm! Laser Arm! And unfortunately for Dark Sun, after finishing second place nung nakaraang Friday, sipak siya ng maga. So, sinamili at Dark Sun, sipak ulit ngayong gabi. Yung dalawang VG, so yung nag-iisang VG survivor na si Metalder ang lulusot sa ating semifinals round. Yan. So kung sakaling ano, so kung sakaling si Gaban malaglag sa race for third, stay siya sa Atomic One. Pero pag natanggal ng maaga, yun, sa babalik sa stock motor. Ganun ang rules yan. Pag merong nakapag-finals na, then the next race,
being the tip, animal, defending champion. Sa kaso ni Gaban, eh, defending champion si Gaban eh. So, nag-champion siya noong Friday. Ngayong Monday, atomic one siya. Ngayon, pag nalagay sa race quarter, dahil nag-semifinal siya, at least mame-maintain niya yung atomic one. Pwede siya mag-stay sa atomic one. Or, kung mag-finals man siya, angat na siya sa atomic two. Yung finals lang ang pwede mag-upgrade. Finals appearance lang po pwede mag-upgrade. Finals appearance only. Pero kung sa same, pero kung halimbawa, previously nag-finals ka, pero the next race, semi-final lang inabot, race quarter, stay on. Stay. You can stay with the current motor. So, for Gaban, guaranteed siya, atomic tune siya sa next race on October 14, Friday. October 14 sa Friday. Yun yung gamit niyang motor. Okay! So, rematch ito ng final race nung ranking phase, race number 15. Itong ating semifinals, number 1. And in this matchup, traditional 2 versus 3 matchup between Empe and Gaban, it's going to be Empe starting at lane 2, Gaban at lane 1. Alright mga kadipat, we are still in the knockout stage. So, nasa knockout stage na nga po tayo ng ating panibagong Manic Monday edition of Dipak Tamiya League Season 3. This double 10, October 10, 2022 this evening. And of course, we are in the semifinals already, which will be started right away with the semifinals number 1. Switch on! 1, 2, 3, go. Atay. Good, final lane changer. Re-race pa mo. Final lap na sana. Re-race pa mo. Sayang. Final lap na dapat yun eh. Rod. Sayang, nakuha na sana ni Emperador. Nakuha na sana ni Empe eh. Na pag-asapan, na Santino patuloy ni Gaban eh. May chance patuloy makagapan dynamic. double check ko lang yung AR. Si Maselan to eh. Importante na nakaano siya talaga. Alright! So, all is fine. Yung Super 2, okay lang yan kasi matibay talaga. Yung AR, ganun din. Kaya lang, pag-ingatan lang mabuti. Okay, first of two restarts in our semifinals number 1. One, two, three, go! Last man standing. Tagalabong. Kumbara gadungang girumbang gilililing. Last man standing. Pampahawa ng video lag na naman. Tereg. Alright. Final restart tayo. Final restart of Semis 1. One, two, three, go. Okay, oh. Nauna si Gaban na ano. Nauna si Gaban na sumabit bago si Empe. Mga split second lang yung pagitan, pero mas nauna si Gaban. So in that last man standing semifinals round, it's going to be Empe, which will go back to the championship round once again for the second time this month of October 2022. Yan. So, una natumba si Gaban after na natumba, siguro mga 1 second after natumba si, umimpang si Gaban, sumunod si Empe. So, therefore, Empe will enter the championship race for tonight. At si Gaban, nalagay siya sa race for third natin ngayong gabi. Pero ang maganda lang doon, si
Si Gaban pwedeng manatili sa Atomic 1. Gaban can retain Atomic 1. Atomic tune motor. Okay. Semifinals number 2 na po tayo right away between the battle. It's the battle of hard tires. Labanan ng mga hard tires, puti, laban sa itim. Setsuna, Metalder versus Setsuna respectively ang ating matchup. And in this semifinals number 2, Setsuna starts at lane 2, Metalder at lane 1. Same starting ano lanes nung kanilang previous meeting sa ranking phase earlier tonight. Alright mga kaadipat, brace ourselves together mga dito sa ating semifinals number 2. Switch on. 1, 2, 3, go. Final lane danger. Kumapang pa. Nag-break dance pa pagka tagtalon sa jump rope, biglang nag-ana break dance eh. Nag-break dance konti. Wow, what a win. And ulit, mauulit na naman po mga kadipat ang ating championship race noong October 3, 2022. Actually, last week lang sila yung finals, ano, sila yung championship race. This time, si Setsuna ulit at si Empey ang maghaharap sa ating championship race from last week and last Monday. And Metalder versus Gaban ang ating rematch ulit sa race for third tonight. So parang naulit yung ano. So parang naulit ngayon. Biglang napamertol sa Rosa ulit tayo na deja vu time in time again na naman tayo ngayong araw ng Lunes. From the previous Monday, yun ulit ang Monday. Match up sa ating Manic Monday edition tonight. Ngayong double 10, sila ulit. Parang repeat of October 3. Yung ating race for third at championship race. But this will definitely be a different story. This is definitely a different story altogether dahil si Gaban ngayon ay gumagamit ng Atomic Tune 1 samantala si Metalder yun pa rin same setting tapos 4 is to 1 sila pareho kasi nung time na yun eh pero this time motor run na palit kay Gaban gear naman kay Metalder so tingnan natin kung ano yung magiging kapalaran nila dito sa ating race for third tonight wherein mga top 2 pala to no? Tapos Metalder number 4 traditional pala parehong traditional matchup 1 versus 4 at 2 versus 3 so in this case it's going to be Gaban starting at lane 2, Metalder at lane 1. So once again, another battle of twin Aeromanta race. Tama. Alright. Bueno, without further ado, we'll now proceed right away with this epic rivalry of the twin Aeromanta race here in this race for third, this Manic Monday evening on the Pats Tamiya League Season 3. First to make 10 laps. Switch on. 1, 2, 3, go! Okay, race. 3 race agad! Wala pang 1 lap, 3 race agad? Ano kaya yun? 3 race agad? Durug! 3 race agad. Ang dami ko na namang edit na gagawin ito bukas ng gabi. O bukas ng hapon, tsaka gabi. Diyos ko po. Tapos mag-premiere, ano na. Premiere pala nito sa Wednesday sa aking YouTube channel, Don Patrick D. Pat Aguilar. To all of my 358 YouTube subscribers, thanks for supporting. And keep supporting as always. Huwag po sana kayong manawa at magsawa sa suporta sa aking YouTube channel. So, tsaka damihan nyo naman yung aking ano public watchers. Pabagsak ng pabagsak yung public watchers ko, kaya hindi ako mamonetize. Ayun yun naman ako mamonetize eh. Baka naman, no? Alright, first out to restarts here in this race for third. One, two, three, go. Patay.
Last man standing. Buti na lang sa akin pumunta. Yun eh, may rebound eh. Kaya ako nandito eh, talaga may rebound. Kaya dito ako naglagay ng starting line. Sabi ko sa inyo eh, rebound, sa akin umuwi, buti na lang. Last man standing tayo between the twin aeromantle rays. Aha, mga asset ko yan sa ano, ligang labas. Ayun, speaking of ligang labas, yung TNR at saka yung MSR nag-sponsor uli ng race. Actually, collaboration din sila ng Team Agoo at saka ng Paknota at iba pa. Yung mga taga La Union doon sa Speed Tech Racing, doon sa ano, Robinson San Fernando La Union on October 23. October 23, 2022. Sa October 16 sa SM City Rosales naman, yung ating ano, Speed Tech, puro Speed Tech po. Yung mga karera, wala kasing parang ano eh, parang wala kasing nag-o-organize ng prospect. Ang nag-o-organize na lang ata ngayon, yung ano eh, yung Deadly Sins. Yung Team Deadly Sins, tsaka yung ano, tsaka yung Changi Online niya, doon sa ano, kami yung Changi Online, doon sa Malolos, Centro Mall. Tsaka pati yung Pampanga, Team Pampanga, tsaka Nueva Ecija. Although yung Nueva Ecija din, nag-ano rin na Speed Tech. Pareho, prospect Speed Tech, meron. Yun nga lang, malalayo. Magastos sa pamasahe. Pag mag-isa ko lang po kasi, wala. Magastos sa pasahe. Dapat nga, nung Organeta Central kahapon, eh, nung October 9, so sad na hindi ako nakapunta dahil sumama yung pakiramdam po ng inyong lingkod kahapon. Siguro nga dahil namaya pa yun si Papa Ben. Due to the loss of Papa Ben. Ganun talaga, I think ganun siguro yung nararamdaman ko every time na no, may namamatay sa family namin. Bigla akong nagkakasakit. Bigla akong ano, bigla akong tinatamaan ng ano, mga pambihirang sakit. Sakitin po talagang inyong lingkod mula nung pagkabata. Back when I was since my childhood, since birth talagang sakitin na. Kaya I'm trying my best never to be involved in all negativities, especially drugs and all negative vices. Iniwas ko talaga sarili ko sa masamang bisyo. So, credit to my family and friends na ano, patuloy pa rin na ano, kahit nakakabwisit minsan yung mga pangaral nyo. Totoo lang, nakakabwisit minsan dahil ano eh, magkagkamali ka kasi papagalit, sisigaw ka, papagalit na kakagad. Ganon sa amin. Totoo yan, walang biro. Walang biro. Sobrang seryoso, Diyos ko po. Kaya no wonder bakit tinatamaan kami ng mga high blood. Eh. Nasa lahi namin yung high blood. Alright! Hindi yan yan ha. Hindi kwentong marites yan ha. Totoo talaga yun. Take it from me. Take it from me. That's experience talaga yun. True experience. Okay. Final restart na tayo ng ating race for third. One, two, three, go! Winner! Come on, Dynamic! Okay na. Naunang umimbal si Metalder eh. Hindi umubra yung laser arm. Durog! Hey! Gaban Dynamic ulit para kay Gaban to score another third place. One third place. Eh. So, isang third, isang champion, isang fourth. So, ang erstwhile champion natin na si Gaban, magkakamit niya ng third place finish on this Manic Monday evening. So, dito ko na siya i-display mamaya-maya. Pagharap ko dun sa table, dito ko na lang siya iharap mamaya. Now, okay. So, Metal there. Congratulations din. Another point. So, one point. So, nakabawi si ano? Nakabawi this time si Gaban against its twin Aeromantare. Alright. Oras na po natin pala sa buong kapuloan ay 7:41. Oh, medyo napahaba na tayo ng vlog. Nagsimula kasi tayo 6:10. 6:11 pala. 6:11. 1 and a half. Okay, championship race na po tayo. Ang mga dalawang bulilit. Sila yung nagpasimuno ng ating Manic Monday Night. Sila rin palang tatapos, eventually. Coincidentally, sila pa... What a coincidence, sila pa pala tatapos ng ating Manic Monday Evening of Tamiya Mini 4-Wheel Drive Racing dito sa D-Pats Tamiya League Season 3.
And in this championship race, it's going to be Setsuna starting at lane 2 and Empe starting at lane 1. Alright, mga kadipat, without further ado, we'll now get this party started here in this championship race this Manic Monday evening here on the Pants Tamiya League Season 3. First, to make 10 laps, switch on. 1, 2, 3, go. Okay. Takbuhan laki. Takbuhan emperador talaga. Emperador light. Ah, lap number 5. Nalusin na naman ako. 6. Nalusin na naman ako. 7. 8. Final ring finger. Final lap. Yun na naman ulit mga kalipat, nag-ano na naman siya, nag-breakdance na naman doon eh, umipit na naman doon, tapos biglang eh yung, good, 1 second lang naman eh, 3 second, may 3 second violation tayo eh, 3 second rule tayo, pag may empan na gano'n, pag hindi pa nakapalik within 3 seconds, 1, 2, 3, ting, 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 1 second lang, nakapalik, it's the meter. Tapos ang boxing. Tapos ang boxing. And mga kadipat, yan. So dito na ako pupuesto mamaya-maya. And mga kadipat, we now have a new champion tonight. And it's going to be Setsuna adding 4 points on its aggregate score, being our new champion for tonight's Manic Monday evening of Tamiya Racing here on the Pats Tamiya League Season 3. Congratulations to Setsuna being our new champion for tonight after tonight's Manic Monday edition. And congratulations to Empe being our second placer. So, isang second place, isang third place, at isang championship para kay Empe, a total of 9 points on aggregate. Being the highest scorer pa rin. 3 points. Isang second, isang first, isang third. Grabe. Grabe tong si MP ngayong araw. Talagang super tulang sa kalam. Alright. Final results na po tayo ng ating final results na po tayo ng ating racing ngayong gabi. Ayan. So, dito ko na i-display. Alisin ko na pala yung aking ano. Alisin ko muna yung aking car box. Alisin ko muna pala yung car box ko. Okay. So, ang ating final results are as follows. Ang ating bagong champion ay si Setsuna. Yan. Congratulations. Adding 4 points on aggregate score. So, a total of ano na to? A total of 8. A total of 8 points on aggregate. Itong si Setsuna matapos magkampiyon ngayong gabi. On the other end, it's Empe garnered the second place finish tonight. Yan, and adding 3 points on aggregate. Kasi ang championship, 4 points. Second place, 3 points. Third place, 2 points. And fourth place, 1 point. So, for Empe, adding 3 points on its aggregate score, making it a total of 9 this month of October 2022. So, once again, congratulations. And also, yung mga podium finishers ngayong gabi, congratulations to all of you. Okay, our third place finisher tonight is Gaban. Still retaining its atomic tune motor status coming into October 14 race on Friday. Monday and Friday po tayo maglalaro sa Dipats Tamiya League. Yun na po yung bago nating schedule, Monday and Friday. Before kasi Wednesday, Saturday. So, dahil sumasali na po tayo sa mga weekend races kasi, sa ligang labas kung tawagin. Kung tawagin ko, ligang labas. Lumalabas para kumarera ng Tamiya. Ganon. Kaya sinabi kong ligang labas. Ano? Parang out of my league. Out of my league. Itong Dipats Tamiya League, this is a league of my own. A legend on its own. Ay, syempre naman. Alright!
Gaban garnered the third place finish tonight and retaining its Atomic Tune motor status. Atomic 1 pa rin, gagamitin niya sa October 14. So once again, congratulations. Adding 2 points on Aggregate, making it a total of 7 for Gaban. And finally but not the least, Metalder adding 1 point on Aggregate after finishing 4th and a total of 3 points on Aggregate. So si Dalsan at si Metalder tabla sa 3 points apiece. Mirik has yet to score any Aggregate points this month of October 2022. And that will do it mga ka-dipat. There you have it, our podium finishers for tonight's Manic Monday evening of Tamiya Racing here on Dipat's Tamiya League Season 3. And once again, this has been your host, Dipat Aguilar, Don Patrick Dipat Aguilar, on YouTube, yan, and on my live on my Facebook page, Dipat's Tamiya League. Yan, every Saturday naman, doon ako sa An Evening with Dipat Aguilar Facebook page. Yan, facebook.com/DipatAguilar. Tuloy-tuloy yun. Tapos yung sa Dipat's Tamiya League, facebook.com/DipatTamiyaLeague. Yan. Alright. So once again, this has been Dipat Aguilar signing up for now, and thank you so much to all who watched. Especially to Doc Melvin Troyodonez, thanks for dropping by. Yan. Kahit despite your hectic schedule, thank you so much for squeezing in. Squeezing in on my video log. And for those who will be watching anytime, thank you so much. Yan. As always, stay safe and healthy. Avoid negative vices. And get yourselves protected at all times, yan, from accidents, calamities, diseases, and all negativities, yan. Always follow public health standards, yan. And as always, mahalin natin ang Pilipinas at sama-sama tayong bumangon muli at ipakita at ipagmalaki sa buong mundo na tayo ay Pilipino, taas pusong taas noo, kahit kanino. And as always, to God be all the glory and honor. God bless all of us. God bless the Philippines, our beloved Maharlika Pilipinas. That is. And of course, as always, God bless the entire world and all of us Filipinos across the globe. And once again, this has been another presentation of an exciting edition of Dipat's Tamiya League Season 3. Yun nga po ang ating October o Double 10 edition ng ating Dipat's Tamiya League. Hanggang sa muling karera natin on October 14, 2022. For now mga kadipat, it's good night from Ordaneta City in Pangasinan.